Blessed are those who believe without seeing. John 20 verse 29. And welcome back mga katihat sa ating treasure marker analysis. Meron tayong bigyan ng reaction dito na padala sa atin na video ng isa sa ating mga katihats, mga nakikita niya sa kabundukan ng mga big markers at mga signs na kanilang nahukay. Okay, bago tayo magpatuloy, subscribe niyo muna ang channel sa hindi pa nakapag-subscribe at sa mga avid followers ko, shoutout muna tayo. Alright, shoutout kay Buknoy, kay Vic Michael Paguti, Kawan Heart TV, kay Saul D, shoutout din kay Cirilo Jaom, kay Nicanor Angel, Rodel Cardona, Obligado, Robert Cabunilas, Plantabs, Hyacinth Ophemia, Angelito Capistrano, shoutout din kay Glenn Mario, user WP5, kay Juja, Juji Mae Rinyo, kay Juntox, Arcadio Angkon, Mr. Tats, kay Val Habana, Danny Flores, user C5, and lastly, kay Tess Cruz, Treasure Hunter Bukidnon, kay Dennis Mordino, Jero Mendoza, at kay user KS9TX9. At sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shoutout sa lahat, tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay sa lahat. Ito yung padala sa atin na video ng ating katiyat sa bundok ito na walang katao-tao, walang kabahayan, kaya parang ano na rin. Itong forest ang lugar na ito at merong mga malalaking bato na kakaiba ang hugis, kaya ang ating katiyets ay nagipagsapalaran dyan, mga merong makuhang mga nakabaon na giveaways ng Yamashita treasures. Bago natin to bigyan ng reaction at ng assessment at analysis, ay panoorin muna natin ang kanyang video at pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Meron tayong nakikita dito na kakaibang hugis ng malaking bato. Ayan. Parang hugis. Malaking hayop to. Kung ano man ito, so yan, isa yan sa, siguro isa yan sa palatandaan ng mga nagbaon dito, mga bayani, mga American man yan, Japanese or Filipino, so isa silang mga bayani. So nandito na po tayo guys sa isang area. So ulitin ko po kasi malaking puno po ito ng baliti tree. Yan, nandito po tayo sa baba. So pasintabi po tayo diyan sa mga nakatingin po sa atin. So pasensya na po. Nakikipagsapalaran lang lamang po ako. So ako lang ngayon dito mag-isa. Nagpunta dito sa bundok kasi ako lang yung nakabakante. Yung kapatid ko, meron siyang trabaho. So, hindi na siya sumama. So, kung nakita nyo to, papakita ko sa inyo mga katiits. Yan. Isa yan sa napansin namin. Na
So dito pa lang sa baba, guys. Nandoon po yung nakita po natin kanina na true and true na butas, tagusan. So dito po sa taas, banda, mayroon pong nakatayo na medyo may kalakihan na parang pedestal rock. Na ito lang yung napansin natin dito sa area na bukod tanging pedestal rock na parang nakatayo kasi sa palibot nito. Wala naman pong nakakatayo ng mga ganito ka nakatindig. So ngayon, guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nandito naman sa pedestal rock na po. Pedestal rock na ito. So ayon sa aming pagsasaliksik, nakita nyo yan, guys. Parang akunya. So kahit sino naman siguro, kung utusan ka at dito sa bundok, malayo na to sa kabihasnan, utusan ka na ipagawa yung ganyan at parang wala lang, parang wala namang kabuluhan, hindi mo gagawin. Pero kung merong talagang sinadya mo or merong kang purpose, bakit mo ilalagay yan? So kailangan mo talagang gawin. So yan, guys, kita nyo naman po. So nandyan po yan sa pedestal rock na yan po. So punta naman po tayo. galing po dito sa itong pedestal rock going to north. Nandyan po kami nag sinubukan po naming maghukay ng kapatid ko. So pa north side, nasa mga galing po doon sa yan, sa pedestal rock na yan po, papunta po dito sa hukay po namin, nasa mga 7 meters po. So yun, kasi yung baba nito, ito po yung bato doon na nakikita po natin sa baba, yung malaki at may puno po ng baliti. So nandito na tayo ngayon sa taas. So nandoon po yung true and true na may butas. So isa din to sa ano, kasi pa north po ito ang papuntang direction doon sa may kawayan po yan doon, katabi po ng baliti. Tapos kung dito tayo naman sa pedestal rock na yan, going to west po yan. So galing po dyan sa west direction from pedestal rock, papunta dito sa hukay po namin, nasa mga 7 meters po. Okay, alright, guys. Ang next naman, kasi parang na anuhan kami na taas yung ano namin, mural. Dahil isa ito, pagpasinsyahan nyo na, guys, binasag namin yung marker dyan na nakalagay. Ang nakalagay po dyan, guys, heart shape with combination of arrowhead. Din meron po siyang dalawang dot. Okay, guys. So patuloy po tayo. So ito po yung hukay po namin ng kapatid ko. So yan po yung mga nahukay po namin galing dyan. Nasa pang 1 meter pa po kami. So tinabunan lang muna namin pansamantala ng patay na dahon ng mga kahoy. Ngayon ang
Nakita naman po namin, guys, at nahukay po namin ng mga bato. Papakita ko po sa inyo. Una, bago pa lang mag 1 meter, ito na yung, ito po yung mga purmang bato na nahukay po namin. Excuse. Yan po. Yan po mga katiits. So, halos pare-parehas lang po. Yan po mga katiits. At saka itong isa naman, ganun din po mga katiits. Medyo malaki lang po ito ng kunti kaysa yung sa isa. Yan po mga katiits. Okay. So, ngayon, nang pinagpatuloy po namin, nakikita ko po ito. Nakikita po namin itong bato na ito po. Itong bato na meron siyang hugis araw. Purmang araw. Or pwede din siyang magiging parang purmang barko. Okay guys, continue po tayo. So pasensya kayo na kayo, naputol. Late lang kasi yung memory ng cellphone ko. Ngayon, ito po yung sinabi ko sa inyo kanina. Pinakita ko po na purmang arrowhead na bato. So nahukay po namin ito ng kapatid ko bago po mag 1 meter. Ngayon, itong isa naman, ito po, purmang dalawang magkatabi po na puso. Heart-shaped rock. So, nandun po yan bago mag 1 meter, mga ka-TH. So, ngayon, ang isa din po, kung napansin po ninyo, meron siyang sikretong design, itong bato na to. At sa pagkaano ko nito, para siyang pagkaganyan tingnan, para siyang upuan na meron siyang sa gitna, hati. So kung titingnan niyo po, ipatalikod, purmang heart din po yan, mga katiits. So, ganyan po ang ano niya, nung nahukay po namin ito. Nakaganyan po siya mga katiits. Doon po sa hinukay po namin na bago po mag 1 meter or 1 meter, nasa 1 meter na po kami. Okay. So hanggang dito na lang po tayo mga katiits. Maraming salamat po sa lahat, sa mga nakikinig dito na hindi naman pa po natin nakikita. So maraming salamat po sa lahat. Okay mga katiyats, ito yung unang napansin ko na big marker or huge marker. Hindi na ito matatawag na boulder kasi malaki na talaga siya. So big rock marker na to. Meron siyang, sabi kanina ni Katiyats, parang hayop. Meron nga siyang ulo ito. At matulis, merong ilong. At may butas sa ilong, ayan. So ito mismo ay pwedeng natural shape rock na hugis hayop. Ginagamit din ang mga natural shape rock ng mga Japanese at even Americans na nagbao ng yung kaunti lang na treasure na hindi nila isinurinder sa kanilang official. Kaya ibinao nila yon kahit isang supot lang. Yun mga tinatawag nila na sucker deposit or quick deposit. Minamadali sa termino ng English, mga stash. Stash of gold. Okay. At ito, klarong-klaro to. So kung mag side view ito ay nagaganyan siya. Pero parang may ilong na ganyan. Ito.
So automatic na yan na sundan nyo ang tinuturo ng kanyang ilong. Halimbawa, ito yung slant niyan. Nakaganyan yan. So ito lang ang sundan nyo. Ayan yung angulo or angulo ng kanyang parang noo itong dito. So kung saan bumabagsak dyan, dito yan, dyan kayo mag-test dig. Napansin ko to, mga katietso, yan ay mga ano yan, pinaghukayan. Baka naman meron nang naghukay dyan. Ano kasi to, galing yan sa ilalim ng lupa, itong dito. Parang may naghukay yata sa gilid yan, i-check nyo lang. Ngayon, ito yung ating unang test dig dito. Ngayon may napansin na ko kanina sa video ay meron itong katabing bato. Nagaganyan yan at meron silang espasyo. Siguro mga 2 meters or 3 meters ito na gap. So dito sa gap, between the gap, maghukay din kayo dyan. Kasi yung mga quick deposit dyan nilalagay sa pagitan ng dalawang malalaking bato na mga marker. Okay, puntahan natin ang iba. Ito naman, sinasabi nyo na half moon, yung nagaganon, ay parang siyang may ulo na naman dito, nagaganyan, no? Parang ulo ng kambing. At diyan nakatingin, no? At merong mga nakaumbok dito na bato. So, dito na portion, check nyo yan, pwede rin kayo mag-test dig dito. Kasi ang mga tinitingnan natin dito ay mga shape rock na itong mga hugis. Wala tayong nakikitang marka, wala tayong nakikitang kanji markers, wala tayong nakikitang na kahit isang litra or arrow. Pero mga hugis ang nakikita natin. So pwedeng mga natural lang to na mga shape rock, pero pwede rin yan pinaglagyan nga ng mga quick deposit. Nagmamadali na ang mga ano nun. Mga individual soldiers, yung isang-isang sundalo lang. Halimbawa, ako, meron akong na-hold up na mayaman. Kinuha ko yung ganyang mga alahas na tinago. So, million-million na rin yun. At dala-dala ko yun palagi sa aking bag. Ngayon, susurrender na ako, itatago ko yun. At kapag okay na ang panahon, babalikan ko, di ba? So, ganyan na ano yan. Hindi palagi Yamashita Treasures ang hinahanap natin. Kung ang hinahanap nyo ay Yamashita Treasures, ay para kayong tumataya niyan sa luto. Maraming kombinasyon bago kayo manalo. Dito sa mga sinasabi ko na small stash, sucker deposit, quick deposit, at itong small stash, individual soldiers, gold, diyan tayo makakakita, mga katiyats. Meron sana ako yung kwento sa inyo na karanasan ko noong 18 years old pa ako noon sa kuweba sa isla, pero hindi ko na lang sasabihin. Baka meron na namang ano, mga karanasan ko noong bata pa ako na about individual soldier or small stash. At hindi mga Yamashita Treasures. Ang Yamashita Treasures, ang reality niyan ay talagang parang pupunta tayo niyan sa buwan, sa Mars. Okay, ang makarating doon mayayaman lang. In the future, meron ng hotel na ilalagay sa buwan at ang makapunta doon sana, ang una, naka-reserve sa SpaceX, si Michael Jackson. Ngayon, patay na. Ang SpaceX ay 2025 siya bibiyahe papuntang Mars. Kaya ang magkakasakay dyan, mayayaman. Ganun din sa Yamashita Treasures. Ang makakuha ng mga big deposit, mga treasure bunker, ay yung merong puhunan na milyon. Pero wala kang milyon, hindi ka aabot doon sa bunker. Hanggang tisdig ka lang. Yan ang reality, mga katiyets. Kaya ang hinahanap natin ngayon ay mga quick deposit at mga alahas na ibinaon ng mga sundalo na ng hold up. Sabihin natin ng hold up na lang, ng agaw, ganyan. At
dyan ay nilalagay lang sa mga ganyan na mga bato. Okay, so dito na tayo sa kanilang nahukay. Ito daw ay mag 1 meter pa lang. Ito yung mga nakikita nila na sign doon sa may baliti yata yun na puno. So ito yan, may puso siya sa harap. At sa likod niyan ay meron ding hugis doon. So ito pwedeng treasure under or pwedeng treasure down. So magpatuloy pa kayo. Halimbawa dito nyo yan nahukay sa ito. Sa 1 meter pa lang, so ang layo-layo pa niyan. Ang mga individual soldiers gold, binabaon niyan sa 2 meters at minsan wala pang 2 meters. Kaya paabotin, iabot nyo sa hanggang 2 meters ang hukay under dito. Treasure under pa rin yan ang mga sign. Ito talikuran na puso. Pero parang naputol siya. Pwede siyang ulo. Okay, pwede siyang ulo. Ayan. Pwede siyang pointer na change direction. So kung nagaganyan ito, ayan, yung nakahiga yan, nagaganyan. So, pwede natin puntahan ang tinuturo ng matulis. Pero kung nakatusok yan, nagaganyan, ang tulis papunta sa baba, patuloy kayo sa baba, mga katiyats. Ito naman, ano kasi ito, parang limestone. Ang limestone ay napakaraming purma. Pag hukayin mo sa ilalim ng lupa, maraming mga patterns ang limestone. Ako nga noon, meron akong nakuhang parang hip bone. Parang buto talaga ng tao. Tingnan. Meron din akong nakuhang parang palakul. Yung nakaganyan, no? Parang bumirang. Ayan, ganyan na klase na bato. Pero makinis yung nakuha ko. Parang kinurti talaga yun. Meron din akong hip bone, nagaganyan. Kung napanood nyo yung 3 years ago na ano ko na mga vlog, makikita nyo yan na nahukay namin. Okay, so ito yung treasure under, nakaturo pa baba. Pwedeng arrow yan, pwedeng ulo ng ahas. So kung ulo ng ahas, pointer din. Pero merong konting sorpresa kapag mga ulo ng ahas. Nanunuklaw kasi yan, kaya masurpresa ka talaga dyan. Ibig sabihin, pwedeng may poisons or chemicals. Ito kung gawa to ng tao, ay treasure under pa rin yan, sintro. So yung nahukay nyo, ito, ay nakuha nyo yan sa 1 meter. Patuloy pa kayo mga katiyets hanggang 2 meters deep. Walang mawala sa atin, maniwala ka lang. Sabi nga sa Biblia na blessed are the man who believe without seeing. Yan. Yan ang mga taong blessed. Yung naniniwala kahit hindi nakita. Dito tayo mga katiyets. Ito yung sinabi ko kanina na bato na mayroong gap na malalaki. So ito yung ulo ng sinabi ni Katiets na parang hayop. So, okay. Nagaganyan yung ulo. So, ang sinabi ko ay dito magukay. Ngayon, kung napansin nyo ito dito, maganda ito kasi dalawang bato yan ha. May pagitan sila dito. Ito na portion dito. Dito kayo magtestig. Ngayon kung i-drawing natin yan, ay nagaganyan yan. Ito yung ulo. At may bato sa nagaganyan. So ito na portion, merong 3 metros yata yan na pagitan sa gitna nila. Nagaganyan yan o, na nakapapunta doon. So pagitan sa kalagitnaan talaga, diyan kayo magtisdig mga katiyets. Merong surpresa yan. Yan yung layout ng mga marker ng mga quick deposit
or itong individual soldiers gold. Okay, so hanggang dito lang ako, napakahaba na ng ating video. Maraming salamat sa lahat. I'll see you on my next video dito lamang sa The Surigao San Channel. Paalam, God bless you all.